Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng May 22, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na easterlies ang hangin na umiihip po dito sa ating bansa. Habang mayroon pa rin pong shear line din sa may extreme northern Luzon at may LPA naman na ating minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Gaya ninyong napapansin ay malapit na po yan sa ating boundary. Mabagal po ang pagkilos niyan pa-west, northwestward at posibleng mag-stationary dyan malapit sa ating power line ng almost 24 hours. At hindi pa rin inaalis ang posibilidad na lalakas yan pagsapit po dito sa loob ng ating area of responsibility sa may Philippine Sea at ang development dito ang ating babantayan dahil posible pa na magbago ang forecast na ito lalo na po ang direction. At ito nga ang pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Samantala, next week o sa unang linggo ng Hunyo ay tutungo na po tayo sa transition period ng tag-ulan o yung habagat season. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero may tsansa pa rin ng mga isolated rains sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Pangasinan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Capiz, Bacolod, Bohol, Basilan, Sulu Archipelago, Lanao Provinces, Davao, Mati at Bislig. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Batanes, Babuyan Island, Santa Ana, Cagayan, Divilacan, Maconacon, Palanan, Aurora, Pangasinan, Quezon, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Northern Palawan, Aklan, Capiz, Bacolod, ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Southern Leyte, Sulu Archipelago, Davao del Sur, Northern Mindanao, Davao Region, at Soccsergen. At mamayang hapon, may tsansa pa rin ng cloudy skies with isolated rains sa ilang bahagi ng bansa, lalo na po sa western section. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay iwaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!